Hi, I'm Catherine K. Santos, ang inyong long jumper, and a former member of the Philippine national team. Okay. Artista ka, girl. Maliban sa asam na makabalik sa Philippine Athletics team, target din ni former national long jumper Catherine K. Santos na makalaro sa 2021 Southeast Asian Games. Sinisimula na ng 2011 Southeast Asian Games long jump bronze medalist na si Catherine K. Santos ang kanyang preparasyon para makabalik sa national team at makakuha ng slot sa 2021 Vietnam Southeast Asian Games. Napagdesisyonan ni Santos na balikan ang kanyang mahal na sport. Nakita ko kasi yung saya ng mga atleta noong 2019 SEA Games. Yung mga na-achieve nila ng mga medals is talaga nasuklian talaga ng tama. SEA Games bronze medalist Kay Santos has made her return to the sport of long jump. But as she seeks to secure a spot on the national team for the biennial meet in Hanoi this year, Kay has enlisted a Filipina sports legend, none other than the queen of long jump in the Philippines, Elma Muros Posada. Sinabi ko sa kanila, siguro hindi pa ngayon, pero I'll give it a try soon. Kaya ngayon na may nakilala ko the past few weeks, doon ko nasabi na, sige nga, why not give it a try? Tapos ngayon, eto na. This is my first vlog. Favorite event ko is high jump dati. Pero nung nag-college na ako, doon ako nag-start na magustuhan yung event na long jump. And doon din ako nag-focus, doon ako naging member of the national team noong 2011. Nagsimula ako ng grade 5, pero hindi ako napili ng coach noon kasi walang tryout. So, I would say na grade 6 talaga ako nagsimula into track and field. And simula noon, grade 6, nanalo ako ng my first gold medal sa high jump nung elementary division. And then, high school, tuloy-tuloy. And then, nung college, dun ako nag-start na mag-aim na maging member of the Philippine National Team. Nag-stay sa national team. 8 years. Naging part ako ng Philippine national team sa track and field noong 2011 nung nanalo ako ng silver medal sa long jump na tumalon ako ng 6.09 meters. And then, nanalo ako ng 100 meter dash gold medal. Doon ako na-scout to become a member of the Philippine National. And then, pwede mo siyang isabak for international competition. So, doon nag-start yung ticket ko for me to compete international. And nanalo ako ng first ever bronze medal ko sa 2011 SEA Games Indonesia. Sa ngayon, may mga athletes akong mga tinuturuan. Binibigyan ko sila ng mga workouts nila kasi due to pandemic, yung mga coaches nila hindi minsan available sa track. So, ako yung nagbibigay ng workout nila. And then, dahil na rin hinihingi nila yung workout, hindi lang naman dahil
nakita ko sila, bibigyan ko sila ng workout. Hindi naman ganun. So, lahat ng nag-a-approach sa akin na, Ate Kat, pwede bang bigyan mo ako ng workout specific this week or next week para may magawa ako? So, open ako sa mga ganun. Kasi, for me as an athlete, kailangan tumulong din tayo. Pag alam mo naman nangangailangan yung mga atleta, i-offer mo yung kaya mong i-offer. And then, last year, nag-offer din ako through my Facebook page and sa Facebook account ko na kung sino yung mga gustong sumabay sa training ko kasi nagsisimula ako. Start nung March 2020. So, in-open ko yun na pwede silang sumali sa akin, makipag-training. When it comes to my training routine naman, usually makikita ako sa track oval dito sa athletic bowl dito sa Baguio. And then, pag wala naman ako sa track oval, nandito ako sa gym na provided ng sports director ng Baguio City. Yung pinaghahandaan ko ngayon na competition is that yung Philippine National Open na magaganap ngayong September 2021. Isa itong qualifying for SEA Games 2021 na magaganap sa Vietnam. Hi, I'm Catherine K. Santos, ang inyong long jumper and a former member of the Philippine National Team. Ngayong